Hello, magandang hapon po sa inyo. Ito po si Kabong, na public service po tayo ngayon, kaya nag-live po tayo para po sa isang OFW, kabayan po natin na kailangan po ng tulong ninyo. So, good afternoon po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Magandang hapon po sa inyo, public service. Meron po tayong isang kabayan, OFW, si ate, nasa likod ko. At meron po siyang anak na sa tabi niya. Humihingi po ng tulong kasi po, yung pong anak niya po ay undocumented. At pero po nagawa ng paraan sa tulong po ng ating Philippine Consulate ng Assistance National. May sasabay po siya ng kanyang ina na OFW na pauwi ngayong March 21. Ang problema lang po, meron pong kailangang bayaran sa Jawasat para po mabigyan ng exit visa itong itong bata. 4,800 something po, may sasabihin niya, yung kailangan na pera para mabayaran po yung charges, yung penalty. Tatanggalin ko ito mas para marinig. Para po mabigyan po ng exit visa at makahuwi po itong si kabayan. Tulungan po natin si kabayan. Baka meron po sa inyo gustong magbigay ng tulong. Ibibigay ko po yung makakausapin, magkasalita po itong si ate. Ibibigay po niya yung kanyang telephone number. Yung pong anak po niya ay special child. Hindi naman pwedeng maiwan dito. At si ate ko si pa-exit po ng March 21. So, kailangan po niya ng tulong para po sa kanyang anak. Ang anak po niya, saan ka sa ate? Sa Tarlac po. Ilocano po. So, ito kakausapin po natin si ate para po marinig po ninyo, ha? Okay. Ate, ano po ba eksakto ang kailangan ninyo? Sige po, salita ka po, ate. Tanggalin mo yung mas mukuti para maintindihan nila. Ako po ay, nanghihingi ng kunting tulong sa inyo po. Dahil sa anak ko po na papauwi ngayong 21 po ng March, nangangailangan po ko ng kunting halaga para po mabayaran ko yung kanyang penalty sa Jawasat. Kaya kung sino man po ang may mababait na puso, nanghingi po ako ng kunting tulong sa inyo po. Magkano po ba eksakto ang babayaran niyo? 4,800 something po ang hinihingi sa akin sa Jawasat po. Okay. Meron ka bang telephone number? Ibigay mo yung telephone number mo. Ang telephone number ko po ay 053-679-1789 po. Ulitin natin. Mabilis yung pag-aabanggit mo. Bagalan mo. Ang aking number po ay 053-679-1789 po. Okay. Si kabayan po ay isang Ilocana. Magsalita ka rin sa Ilocana mo para maamin ka na. Naimbag nga Rabiu o Malumyo Amin na po. Datoyak ano ito. Para ito manin. Sa dito ay Jeda nga dumaudawat itulong nga kada kayo nga ka Ilocanoan. At no, mayawit ko ato'y anak ko. Ta adaw-dawatan dak mati penalty na o mati kakayanak nga magbayad ka dito o mati trabaho ta na istapak ti trabaho tagawid kami ka dato March 21 kat ang kupenal pasti anda pa na kanti stamp nga exit so nga madanagan na ka ito nga mayawit ti anak ko sapay kumata matulungan dak ti kailangan nati anak ko. Ayan po. Doon po sa mga hindi ko naintindihan kung ano yung sinabi niya kasi Ilocano po yun. Tayo po ay Ilocano. Ayan po, sa mga gusto pong tumulong, pwede po kayong tumawag sa kanya directly para po may bigay niyo yung tulong. Kailangan niya po ng 4,800 something para po mabayaran yung kanyang charges sa Jawasat para makauwi na siya. Ginawa na po ng paraan po ng ating Assistance National ng Philippine Consulate at yun nga, kailangan lang bayaran po yung penalty para po siya makauwi ng Pilipinas. So, ang anak po niya ay 10 years old, special child po. At kailangan, hindi naman po pwedeng iiwan niya rito sa Jeddah yung bata at siya ay sa Pilipinas. Kaya ako po ay nanginikluhod sa inyo
humihingi po ng tulong sa inyo na matulungan po si Kabayan. Sa mga tutulong po sa kanya, tawagan po niyo siya, nandiyan po yung number para po may malaman niyo kung paano kayo makabigay ng tulong sa kanya. Tapos po, kung halimbawa magpapadala po kayo ng pera sa kanya, pwede pong bigyan niyo rin, i-inform niyo rin sa akin kung sino po yung mga nagpadala para po aware po ako kung sino po yung mga tumulong sa kanya. Papasalamatan man lang po natin. So, ulitin natin, ano po yung number niya? 053-679-1789. Ayan po, ha? So, yun, pakiulit mo yung mga, yung pag-post ng telephone number niya para po ano. So, ako po yung nakikiusap po sa inyo. So, mga gusto may mga busilak na kalooban, ito pong mag-ina na ito ay pauwi po yung si ate ngayong March 21 sa Pilipinas at anong problema po sila doon po sa kanyang anak na wala pong pambayad ng charges at umihingi po sila ng tulong po sa mga may busilak na kalooban para po sa tulungan siya. So yun lang po, harinaway may tumawag po sa kanya at mabigyan po siya ng tulong po. So may ulitin mo yun, ulitin po, last time. Linawan mo. Ang number ko po ay 053-679-1789. Okay, ayan po. Ayan po. So maraming salamat po sa inyo at ang ganito na lang po at harinaway makatulong po tayo sa kanya. Tulungan po natin siya at kita nyo naman, kawawa naman yung bata. She needs help. So, tawagan po niyo yung number nung ate, nung to si ate, para po mabigyan po ng tulong siya at mabayaran po yung charges niya at makauwi siya ng Pilipinas. Please, just inform me po, ha? Okay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Yan po. Yan. Okay. Sige po. Ito po si Kabong. Kami po, kasama ko po si Ka Orly. Ang kaagapin po ng bawat OFW ay nakatutok po sa inyo. Sabot mo ay makakaya 24 oras.